Nandito kami ngayon, kasama ko si Bram. Idol to idol. Nasa vlog kita, pre. Hello, guys. Today is a special day. And kasama na natin si brother Koy, the ultimate manager, December Avenue. Idol yan, man. And then si Franz, si Jay, ang crew, si Vin sa likod ng camera, ang aking buting bebe, and then yung artista natin nasa loob. So today is a special day kasi gagawa kami ng our beloved client D&D Guitars. We're going to make a video and also a photo for the company. And we've been working for them for like almost 6 months now, so far okay naman. So yeah, tingin natin lahat. This is the behind the scene. Wow. Di ba? Brother. So, right now, ginagawa namin is si Bram is taking the photo and our team later will be, basta, tingin nyo lang sa internet. Pag sinabi ko, wala lang thrill. Anong model ng flash mo, brother? Okay lang Godox ba malamin? V1S. V1S, so Bram is using Godox V1S sa December Ab, kay Carissa, tsaka kay Manu. And then we are using a KP290 for our modifiers and also Godox. Hybrid yung ilaw namin. We're using non-light today. Inihintay lang namin mag-delim. Yan. Ito yung rig namin. Key light. Para mas makontrol namin yung ilaw at yung mood. Okay. So, isa sa mga importanteng kailangan matutunan ninyo bilang filmmaker is the proper lighting. So, I guess sana itong video ito is makakatulong or makatulong sa iyo para mapaganda mo yung mga videos. So, without the proper lighting, your video will look like shit. I've been there. I've done that. Kagaya itong video na to. Makikita nyo, very poor lighting. Kasi itong section na to, may mga noise to. Itong mga panahon na to, nung sisimula pa lang ako, wala pa akong idea kung paano yung mga proper lighting. And then I realized na, ang ganda ng camera ko, ang mahal ng camera. Very expensive, pero yet hindi ko mapalabas yung full potential ng camera. Bakit? Dahil sa lighting. So, ayun, kaya ako tinuturo sa inyo to para with minimal gears, kahit hindi pareho ng camera, ma-achieve nyo yung look and go, at least kahit papano, 80 to 90%. Special thanks pala sa Amaran kasi pinadala nila sa akin to ng libre. So, meron tayong apat na unit. Yung dalawang unit nasa treehouse. Tapos, itong dalawang unit ay ginagamit ko dito sa aking Ramen Productions. So, if you would like to follow Ramen Productions, we're making videos. Pwede rin kayo mag-book sa amin para sa quality video and also, yun, komportable kami katrabaho. Di ba, pare Koy? We value clients like our friends. Medyo malakas yung ilaw natin kasi nagpe-prepare ako sa midnight. Mamaya makikita yung technique. Paano ko iilawan yung buong place. By just using how many? Maybe 3 lights. 4 or 5 maybe. Pero ito na yung gagamitin natin na fill light. So meron tayong key light. That one. And then gagamit ako ng fill light. And then backlight. So makikita nyo yung lahat ng science behind that. Tapos, kailangan ko to. Hindi ko alam tawag dito eh. Paki-comment na lang sa comment section kung alam nyo. Pero ang tawag ko dito ay Optimus Prime. Nakokontrol kasi yung light spill ko nasan siya. So, ang effect nito mamaya pag nag-ilaw ako, ma-focus yung light kung saan ko lang gustong patamain. And also, hindi mag-illuminate o hindi iilaw yung ibang paligid na hindi naman kailangan. Kasi ang target ko mamaya rito sa hair light na to is kanya ulo lang. And very, very low ang luminance or kailangan kong ilaw dito. Kasi ang effect nito, subtle but very nice when it comes to sa ating mga videos. So makikita nyo yan sa mga videos ko, kagaya na itong example na ito, ipa-flash ko sa screen. Ayan, kung nakikita nyo yan, yung aking drum video na yan. So, isa sa mga pinaka-secret ng aking lighting techniques na very simple lang is yung ganyang ilaw na meron kang hair light kagaya nito. Okay? So, ready na ako. Hintayin na lang natin si Carissa, ang ating butihing artista for today. So pupunta tayo ngayon sa re-reveal natin yung ating actress. Pwede po pumasok. Hi. Carissa. Hi. So yung ating actress for today. And si Irabelle. Si Irabelle's. Irabelle, okay, makeup artist. So yeah, kompleto na ang cast and crew. So this is the final look ng aming scene. So right now we are shooting Carissa's. So in portrait mode and in landscape mode.
So ang lighting setup is meron tayong key light dito, pointing light 45 degrees sa kanyang mukha, and then may fill light para magkaroon ng casting, ma-eliminate natin ng yung shadow dito sa side niya para maging balance, as you can see on the footage. Right now, ang sinishoot natin is yung reel ni Carissa. So, meron akong lighting techniques na in-implement dito. Wherein, gumamit ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lights. First dito is yung key light na makikita ninyo na ginagamit ko to cast and eliminate shadows from this side. And makuha ko at least yung Rembrandt lighting sa face ni Carissa. And then also, ma-eliminate ko yung shadow side dito. So, gumamit ako ng fill light here. And then, meron tayong backlight na ginamit. So, gumamit ako ng Pabu tubes. And this is 15C by Nanlight. So, ang purpose nito is to illuminate and mag-separate yung back ni Carissa from the background. And also, meron ako ditong light na ginamit, which is the backlight para sa wall, para mag-light yung wall. And then, meron tayong accent lights na ginamit. Lampshade lang, and then meron tayo sa sahig. And meron Pabu tubes din. So, at for additional detail, meron din tayong Pabu tubes na, lighting na nilagay rito sa gilid para magkaroon ng blue casting dito sa right side. And also, in contrast with the blue is that orange. So, nandun. And lastly, para hindi masyadong madilim yung hallway, binuksan ko yung ilaw. So, ito yung look ng buong lighting setup. So yan, sana may matutunan kayo. Bago pala lahat, meron tayong dalawang camera setup. Cam A, which is the main camera, is A7S III with 16-35 GM. Pero ngayon, nakaset siya ng around 35mm yung kanyang focal length. And then dito naman, naka 50mm tayo to give closer look. So yan, sana may natutunan kayo.